bahon mo nung ato niya tanaw na isintipos para sa multikab nung niya ang sa may atong kono ano ni kanang 6904 o 6004 bearing 6004 warranty yan o kung 6004 ang gamitin natin may talagang warranty tayo dyan dahil malaki na ang bearing pero pwede rin na 6904 pero wala tayong warranty pero may kuwan yan kahit na 5 years hindi mo masira dyan. Ito po, hindi na po ito original. Pinapabricate na po nila ito na sa machine shop ng engineering plastic. Pero kita mo naman dito, talagang luluwang din yan. Luluwang din yan doon sa chassis kasi kita mo, hindi naman bearing. May shafting ito dito nakadikit sa chassis. Abangan nyo lang ha, ito po ay hindi 6004. 6904 lang dahil mas mura kasi kung 6904 ang gamiton kaysa 6004. Abangan nyo lang ha, paano paggawa? Tinanggal muna natin ang engineering plastic bushing niya. Yan, natanggal na yung bushing niya. Opor lang ang ginamit ito ito maliit lang na bearing kaya hindi lang kailangan ito putulin ito. Kasi minsan yung customer natin ay talagang nangailangan ng kasi mas mahal kasi yung 6004 pero matibay rin ito kasi lalagyan naman ito ng special sa loob. Abangan nyo lang ha paano. Sa unang video ko po ang pinakita ko po ito ang 6004 ito kaya kailangan putulin at saka palitan ng panibagong housing kaya mas matibay po ito. Kaya lang mas mahal ito kasi magputol tayo. Compare ito yung sa 6904, medyo laki difference yan. Yan, laki difference yan. Mas maliit lang yung 6904. Pero budget lang po ito sa may-ari. Kasi minsan malanganin ang customer sa halaga. Kaya 6904 lang. Pero matagal naman makuhan. Masira. Yan, tama lang ang ano niya dahil pre ang bearing. Tama lang fitting. Pre siya, walang... kasi kung hindi pre, ito, mas daling masira. Kaya pag magpagawa po kayo sa lit machine, titingnan nyo, sa tunuhan, kung titingnan nyo, kung ito, pre ba, kung hindi siya pre-wheel na may makuan mo sa ilalim, na talagang medyo may sumagabal o ano yan, sa itong liro. Kaya ipatalaga palitan nyo na sabihin nyo sa lit machine na operator na... kailangan po na maluwang dito. Pre-wheel lang talaga. Matagal masira. Kasi kung masikip, yung bowl, may mga bulitas ito, kung bowl bearing ito eh, madaling masira kasi masikip. Ito, ayos lang. Yan po, tapos na yung isa. Dito naman tayo sa kabila. Ayalain doon sa ilalim para mabukaan naman ito sa kabila para mapasok yung bearing niya. Balik-balik lang yan sa ilalim at saka sa labas. Sa labas, pupukin mo lang ng martilyo sa ilalim dito sa chap. Hanggat maalain yan. Pag maalain yan, doon sa loob at saka dito sa labas, alain na yan dalawa di. Siyempre, hindi madaling masira yung bearing. Po si Danny Grijaldo ang nag-isang lit machine operator ko. Ako lang kumuha ng video niya. Yan, tapos na. Tinanggal na po yan. Para ikabit niyo yung bearing at saka magpabukit ng washer. Gumawa po tayo ng dalawang washer para dito sa... Ito, ilagay natin itong washer dito at saka sa baba. Dito para yung bolt niya doon sa chassis ay tamang-tama lang. Hindi mahirapan yun ang mekaniko. Ito naman po ay para sa loob. Para yung inner core niya, hindi masira pag-ipit. Tapos na, pasok natin yung ginawa natin na spacer sa ilalim. Kasi kailangan ito pag mag-press ng bearing, hindi mayupi yung inner core niya. Para matagal masira. Napasok na lahat ang spacer sa loob para hindi ito mayupi ang inner core sa pag-ipit doon sa chassis sa multicab.